yung mga land-based aquaculture system, lalo na yung mga freshwater aquaculture. Ibig sabihin, yung mga palaisdaan gamit ang tubig tabang. Kasi kung talagang mainit, syempre, basic information, no, na kapag mainit, magiging mabilis yung evaporation ng ating tubig dun sa ating mga palaisdaan. So, bababa yung level ng tubig, at kapag pumaba ang level ng tubig, posible rin na bumagsak yung dissolved oxygen level doon sa tubig. Ano? Ito pong dissolved oxygen level sa tubig, ito po yung uri ng oxygen na mahalaga para po mabuhay ang ating mga isda. So kung bababa yung tubig, babagsak yung dissolved oxygen, so posible na magkaroon ng fish mortality doon sa ating mga freshwater fish pond. At ito po yung nakikita nating negatibong epekto ng El Nino. So kailangan talaga magpatupad tayo or maglatag tayo ng mga mitigating measures para matulungan po natin ang ating mga fish farmers na kahit paano ma-stand itong negative effect ng El Nino. Sir, good evening po, si Gerard de la Peña po ito, no? Na may mga nabanggit po kayo kaninang species ng mga isda na mataas ang production kapag katag-init. Now, ang naiisip kong maapektuhan itong El Nino, tilapia, ano, just to siguro ano, prepare our listeners, our viewers, ano-ano pa kaya yung ibang species ng isda na posibleng maapektuhan yung production dahil sa mas mainit na panahon? Well, una yung sinabi mo, yung tilapia, pwede rin maapektuhan yung mga bangus sa ating mga fish ponds, ano, dun sa ating mga land-based aquaculture system. So, ito nga yung tinitingnan natin na maapektuhan. Kaya nga, ang direktiba ngayon ng pamunuan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, tumuon din tayo doon sa ating sea-based aquaculture. Ibig sabihin, ito po yung mga fish cages natin sa ating mga karagatan. Meron po tayo mga mariculture parks at doon naglalagay din po tayo ng mga isda katulad po ng bangus, ng saline tilapia, pwede rin, saline tilapia. So doon muna tayo po doon habang yun nga, may isang hamon sa ating aquaculture subsector patungkol dito po sa pagharap nga natin sa El Nino para po kung halimbawa man ano, hindi naman natin hinihiling na talagang magkaroon ng pagbagsak ng produksyon mula po doon sa ating mga freshwater fish ponds, kahit pa paano masasalo po ito noong mga alaga natin isda galing naman sa mga fish cages dito sa ating mga karagatan pati ito sa ating mga lawa.